the ultra. We didn't mention kanina na ang execration, they are really fond of the late game. Kapag pinaabot tayo dito sa late game, they are 4 out of 5. Isang beses lang nasasayad na si Ultra kasi alam nila. And here we go! Uyot! Ito na yun! Ng laro ng playoffs ng MPL-PH Season 6. And we're gonna start it off with Signal Ultra laban sa execration. Ito na. Hindi na naglalaro yung mga dati nating idol sa exit. Signal Ultra. Hindi na to Few versus Zapdo or Yaku versus Zapdo. Oh, wala na yun. Bago na ang kwento. Pero, para mang psycho. Tingnan natin na mabilis ang laning setup ng pares sa teams. Medyo kumurot dito si Rhea dun sa may mid para ma-fast clear at mapag-invade yata ang Signal. Tapos balik naman siya sa top. So, lot of experience definitely for Rhea over sa Gitno. Tsujin actually winning against Benny Cutie sa bottom lane. Medyo heavy yung range advantage nitong 1-1 na to. Kahit sabi mong solid Slayer Mord sa mid game to early game, hindi siya makakalapit masyado. Ang tagal ng delay. Nakupo, nagkamali pa ng retry. Sino nakuha? It's ba DJ? Chakno in trouble. Nakupo, Signal Ultra. Actually, winning this. Pero si Hate, ginamit skill on Chakno. Able to flicker out. Ninabol si Eto Max. Napang flicker dead. Pero natunaw. Naapo yan. Pensarity, masyadong maasim. Nagbigay ng isang kill. And si Chakno makapag-heal up pa. That's the first blood. Going in favor of Signal Ultra, by the way, from October 27 to November 15, log in the game and participate in the Trickster's Village event. Get Halloween candies for Treasure Spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing the tasks. Yes, and of course, you can also send buffs. Makukuha niya yung level 4. Full XP. Full XP, indeed. At dahil yung nagkamali ng retribution si Hades, sobrang drain level niya. He's level 2, tas level 4 na ayan si Hades. Yung kakasabi lang, di ba? Kakabalikas lang kasi niya sa base. Di ba galing siyang base kasi na first blood na nga siya, nakuhaan pa siya ng buff. So, this is what happened. Yung pinaka-core ng execution ngayon is 3 to 2 levels behind. Sobrang behind. At makakuha na maraming gold dito yung Signal Ultra. Chakno kumakas ha. Tumama ba? Tumama kay Rhea. Could be good. Tumala na rin dito ang Yuzong bot. Lumilipad. Lumilipad na nga. Tumatalon na yung dalawa nila members doon. Actually, Signal Ultra nakuha sir maraming gold out of that. Pati na rin ni EXP. So if you're looking now sa Signal Ultra, hindi nila hinahayaan makakuha ng gold si Hate sa jungle. Kahit yung orange, wala. Dahil lagi na doon si Bensanity. Exactly. Secured na secured. Pero Kuya Wolf pa, yung lineup pa rin ng Signal Ultra, hindi pa rin ako kampante masyado sa team fight. Kailangan nila talaga lumamang ngayon ng grabe sa gold. Kasi pag nag-team fight mamaya, magdamagan yung crowd control ng EXE. Kahit sabihin mong behind yan sa gold, lalaban yan. At ito na nga yun. Tatlo na ang ginamit ng execution dito pero si Bensanity nandun pa rin. Ang kunat. Kunat nung Hilda. Nung buff dito. Pati yung Hilda na rin. Hindi makakuha. Look at this. Hades is 5. Hate is just 3. Ganun kalala ang buhay ng funneled hero. Nilamok na yung bop. Hindi na nakuha ng EXE. Ganun ka-solid ang control na ginagawa ng Signal ngayon using itong Hilda na to. Yep, that's the power of Hilda. At ito yung wala sa execution. Wala silang panggulo sa jungle. Ginapit ay ultimate dito ng Yuzong going for Imba DJ. Imba DJ gonna die. Pero sa likod, nandito si Hades. Nandito rin si Bensanity. Yung nag-una Tempest of Blades. Pero kulang pa rin. May control kay Chakto at napatay nila. Napunish nila yung Ling. Wonderfully done mula sa execution. Masyado yata maasim ang Signal Ultra. At bigla na lang nakakabawi ang execution. Ito yung saktong-sakto, yung kakapaliwanag ko pa lang. Crowd control ang nadala dun sa laban na yun for sure. Kahit kulang sila, kahit lugi sila sa gold, nabawi agad nila with kills and with the skills. Skills. And skills that kills. Skills and kills, yun. Lamang ang Signal Ultra pa rin, Mr. Rockhart, even when there are 3 kills for execution. Dahil nga naman sa fact na napigilan nila yung pagja-jungle ng ating Harith. Tsujin na, naman masaya, nananahimik lang. Tama, kuha lang ng crab coin. Is level 6, Electro Flash dyan. Tempest of Blade sa may top lane. Sa gitno, igogo ni Hades. And they might get the kill. Ibinigay na lang kay Rhea para safe. Tapos kuha ng Torre. Beautiful. Para ng Signal Ultra. Nahanap ng Signal Ultra yung weak point ng execution sa ngayon. Itong si Yuzong. Siyempre, kulang siya. Mag-isa siya eh. Kaya nating balasubas. Oh. Ibalasubas to sa ilalim ng Torre. At ginawa nila yon. For now, bawi ang ginawa ng X kanina. Oh, look at this. Hades, 4K EXP. Compare mo yan kay Harith. 3K lang. 1,000 EXP sa 4 minutes of the game. Napaka-task po niyan, mga kaibigan. That means sa sobrang laki ng nakuha ng Signal Ultra sa early stages. Tapos, makakuha pa sila ng Turtle. Grabe yun.
Lamang na talaga sa XP at sa gamit. Ayan yung corrosion site na lock in na. Ako po. Ano kaya mangyari doon dahil doon? This means na comfortable siya. Yun, pwede nga siya makipagduelo. Nangyayari yan. Kaso na outplay ni Benny Cutie. Ano yung ultimate doon? Benny Cutie mapapunish for sure. Pero ang mas maganda ay nakasolo kill siya. Eto Max. Nabul si 80s. Yun na. Finleaker na. Nakuha kill niya. Eto Max. Mensanity. Siya magagawa dahil sa slows na rin nung traps na natapakan niya. So, actually, malaking panalo yun para sa execution. For sure. Maganda blow for blow. Lalo ng Torre, though. Si Hate naman, gagamitan na ng Zaman Force para ma-take down yung turret na yun agad-agad. With Ben Santi, though, since nasa malayo yung bush sa Torre, so hindi mo magamit masyado yung passive. Problema doon. So, yan, nakita. And Signal Ultra, ang kakaiba sa kanilang ginagawa sa ngayon na nakikita ko is yun nga, parang lumalaban sila sa mga times na lugi sila, particularly sa early stages kaya may mga crowd control nga sila nalulugi pero mukhang lalaban pa rin at makakakuha ng buff na ito si Hina. Unti-unti nang bumabalik sa ating network. Bumabalik na sila dun sa punto na kaya nilang patagalin yung laro. Benny Cutie, one atop global na Leo Mord ng Pinas dati. Lalaban naman sa ilalim ng Torre. Tempest of Blades para kay Selena dahil nandun nga naman yung control. Napakaganda ng target pero hindi pa rin mapapatay. Smooth. Signal Ultra will just back out. Chakno, hindi tatama yung kanyang stun. Namandala na dito rin si Benny Cutie. Gusto na lang lumaban. Nandito na si Hate. Benzanti still fights. Chujin, kailangan tumakbo ngayon. 1-1, nakikipaghabulan dito sa ating Harith. At actually, nakita pa yung kill doon sa Selena. Pero natamba nga ni Chakno. Napakaganda ng timing mula doon sa ating Kufra. May mid naman, nakakuha sila ng Torre. Habang si Sagitno, man fighting against 2. Siyempre, hindi siya man makakuha ng kill. But yung tower goes in favor of Signal Ultra. Yep, kahit gano'ng kadaming crossover spin move na ang ginawa ng Signal Ultra doon ni Tsujin, hindi mo pa rin talaga mapagkakaila na ang crowd control ng execution ay napakalakas sa ngayon. Yes. And they will use that para i-contest itong turtle na to. For the meantime, pumapantay tayo halos sa control sa mapa. Now, we can see na lumalamang ang Signal Ultra. Pero, pag nagkaroon niya ng teamfights, tama ka, Rockheart. It's all about the crowd control. Alam naman natin na traditional MOBA mentality. Stun wins games. Stuns wins games. More stuns, more chances of winning. Dito tayo sa may bandang Turtle area. Dito, Wonder, kukunin na execution papunta dito sa Turtle. Oh, kinansel ni Chakno yung kanyang stretching. Si Benzarty, nakita nila. Tinatry nilang bawasan. Ganito naman talaga yung dapat mong gawin. Pag nitake ng Turtle, bawasan mo yung kalaban. Ipa-low yung kalaban. And low na rin yung Turtle. Makukuha ni Hate with that retribution. Iba DJ, nakuha. Nam Flicker, naamol pa rin sa gitno. That's a kill. Samantala, sa may bandang kaliwa, yung panay dito mama. Si Hades naman nakuha ng Torre sa top lane, I think. Trade-off ng Signal Ultra ay Torre para sa Turtle. Yes, and actually, may mga nananahimik silang miyembro yun, no? Si Chujin, though, napansin na nahuli na ng Jack Mamba. Hinahabol lang ngayon, execution. Naupo. Hindi niya talaga kakayanin. Wala na ring stack. Nakita mo yun, may isang nag-back agad para hindi ma-full stack. Para sure na, no? Oo. Napakagandang mentality mula sa execution. The stun! The stun connects onto Hades. Very low. Tumalun pa rin. Lumaban pa rin kasi nga naman, mas malaki. Or mas matulis ang espada ni Hades noong time na yun. Matulis ang espada ni Hades. Totoo naman. Mm-hmm. Especially ngayon, na medyo kahit 0-2-3 yan, farmadong-farmado yan. Diba? All the tower gold. And of course, here we go. Another one for Imba DJ. Naku po, nawala pa ang CC ng Signal Ultra. Kuha na naman ang tower eh. Kill for tower na naman, Kuya Wolf. Kill for tower. I think okay lang para kay Imba DJ yun. Hindi naman nababawasan yung kanyang ambag sa teamfights pag namamatay siya. Ang ganda sa Signal Ultra is nakakuha sila ng mga Torre. 4 turrets in the early stages of the game. And I think that's good kasi looking at execution, gusto nilang makakuha ng early lead para sa lineup nila. And yung fact na yung Signal Ultra yung nanalo sa economic battle natin, that's good for them. Yes. Kahit namamatayin sila ng patuloy-tuloy, it kind of feels good for the team. O buwabawi yung gold eh. Kasi pag nakuha ng Torre, isang katutak na gold yan para sa buong team mo. Exactly. And okay lang sa kanila na medyo pahirapan lang yung EXE pagkuha ng isang kill as long as may nakuha naman silang pabalik. So, overall, as long as magkagamit din sila Tsujin, ayan, nakuha na agad yung Demon Hunter Sword nitong 1-1 na to. I think they're gonna be in a good position. Kaya nilang sumabay din. Na, kita natin yung Signal Ultra mo ang iniiwi-hiwalay nila yung map players nila just to spread the map. I think nasabi mo kanina, maraming resources ng gold. Ikaw na lang bahala, kayo na lang bahala. As a team, paano distribute? Grabe talaga. Oh my gosh. Chuck,
Mamba! Hades, and, trying to run away, pero nandun si Eto Max, kaso nakatalon! Si Hades, may naipit na naman dito si Benzarte, pero medyo makunat. Si Chujin, pinorse na lang yung dragon form na. Si Imba DJ, tumatakbo dito sa gitna. At kahit napakaganda nung talon ni Chuck, nung hindi nila na-layer, kaso na-stun, eto naman, merong raging stun storm na ginamit si Rhea. To get out. Okay. Walang namatay sa Signal Ultra. Yep. So far though, nagiging defensive na lang yung mga ultimate ng Signal Ultra ngayon. Alam ng execration na wala silang mga ult. Kaya lalaban sila. And then sanity mo ang mabibigyan dito. Ang kunat nga lang, mapapatay pa rin eventually ng execration. Sabi ng Signal Ultra, push na lang sa ibang lanes. Defend dito sa may mid. Clear out the minions. Yun lang ang importante dito para Signal Ultra. Patagalin lang ang laban. Yep, patagalin ang laban. Go to the 18-minute magic na ayaw naman mangyari ng Signal Ultra. Kahit nangyari yun, may tower push pa rin si Chakto na naman! Dun pa rin. Same spot! Etong lugar na to, ano to eh. May mahal bahay ka. Ni Zap na yun, ni Chakto yun. Yung mid na yan, kabisado. Lahat ng angulo. Lord na rin ang series mo na ng execration. Sa gitno, man fighting against Hades. O yun, medyo nakotol. Pero syempre, may talon yan at kaya-kayang abutan. And now, Lord, kinitig na nga dito, pero nandito si Chujin, kaso wala silang retry, pero si Sadis, kulang nga lang, Lord makukuha dito ni Harry, at yun na nga, mabibigyan niya, tatay sa blade, sa puwersa na, Benny Cutie, go dito ni Chujin, nakapag-flicker pala yun, pero abutan pa rin, yung ultimate, baka double pa nga si Chujin doon, double kill, napatay na rin dito si Eto Max sa laban, no, Harry, with the summer force, na punish na nga si 1-1 Ben Sanity, naman, ang tutuluyan ng execration ngayon. Bakit naman ginawa ng exit doon? Sinundak yung dalawa eh. Grabe din, ang sasindak. Diba? Zaman 4 straight into the crowd control tas may malaking dragon pal lumalaban sa gitna ng labanan. Aba! Napakalupit talaga ng galawan ng Signal Ultra. Here we go, the Gillette Instant Replay. Ang ganda sana ng pasok ni Chujin sa totoo lang. Pumasok na sa lahat ng targets yung kailangan nila pero na-overestimate yata nila yung power nila na hindi wala silang vision kila Chakno tsaka sa gitno. At nung moment na nandun na sila Chakno, the control was there. May Lord, by the way, ang execration. So yung talo ng Signal Ultra medyo maglala doon as Hades Ooh. Outplays the Kufra. Normally, Kufra ang kontra sa isang link. Pero sabi ni Hades, hero ko to eh. I got a different story. No? Iba kwento ko. Lalaban ako. Pero again, defensive, medyo defensive lang din yung Tempest of Blades doon. Lamang na ang execration. Nakakuha sila ng purple buff na rin. And you can see 34.5k na gold overall para sa execration. Nakikita nyo na yung mga items niya at yung network. It is important to take note na si Hades ay naabutan na nila Hades na. Importante yan sa late game. I think na crucial din itong Leo Mort sa late game. But we do know na main ding at may 1-1 sa kabila sa Signal Ultra. So nakakatakot pa rin sila sa late game. Yep, sa late game talaga, execution, meron din talagang pang sure win. Especially with, of course, Leo Mord. Medyo underrated yan, pero grabe yung AoE cleave niyan, tsaka sure critical hits. Ay. And, syempre, kaya mo bang maghabol ng isang, mamaya na yan. Speaking of, eto na, nakasabi lang. Opening salvo para kay Benny Cutie, dinaan sa sindak, sa gulat. Merong punishment, but I think okay lang yan. Chakto, tumalon, tinamaan si Rhea. Benzanti try to save this Kalid. Raging Sunstorm palayo. Narito si Hate, seeing the ultimate of Swell, Zaman Force, and Chrono Dash. Wala silang mapapatay noong time na yon. At try nila mag-push. Lamantala sa may top lane, nandito si Hades. At nag-transfer shot. Lulaban? Si Serena, lulaban na nga. Nagda-dive na rin dito. But napaagad na yung sa Winter Truncheon. Hades, mapapaback na lang. Hate round 2 ng Zaman Force pero under the turret nandito si Benzarti nandito si DJ nasin yung damage flicker palayo nabig na ba si Hate pero Chakto try to save the day Rhea naku po yun grabe na nga nabigyan pa nga ni Hate Benzarti wala siya damage pero nandito na si Hades Chakto bouncing ball pero makakuha pa rin ng kill dito si Hades pangatlong na Zaman Force na yun pinatagal dun hindi tumama yung pana ni Eto Max and that spells it. Ipin mo, ganun katagal nag-sustain si Hate doon sa bot lane na yun. Under the turret, under so many enemies. Tatlong Zaman Force na nag-cooldown, hindi pa tapos yung team fight. And overall, hindi pa rin siya na-takedown. Sa dami ng bumisita doon. 7-0-5 pa rin na Harith. Pag binalikan mo yung first minute, nagsa-struggle to, Kuya Rockhart. Ganun kaganda ang recovery ng execration. In fact, lamang na sila sa Signal Ultra. Diba si Hate nga yung binugbog kanina sa jungle, exactly. Diba? Hindi pinagpahinga dito si Hate pero siya pa rin ang pinamayaman na miyembro ng execration
And 705 na rin siya. So, sabi ni Hate, hindi mahalaga yung pinakaunang minute. Mahalaga. Big game. Mahalaga, we win it. Oh! Sorry. Tama naman. And execution. Nagsisimula naman, group up na naman dito sa favorite bush ni Chaknu. Mahilig sa mga ganyang bush ni Chaknu sa ngayon. At making sure na may mauhuli sila. Pero sabi ng signal, ayaw ko nga. Wala kayong malaloko dyan. So, na kaming mamatay dyan sa pader na yan. Ayan. The execration bush. Exe bush. Siyang signal ultra nga lang ay naka-wrap around dito sa Lord area. Si Hades. Kahit malayo, okay lang yan. Kasi tataguan mga teams, players natin. Dahil doon si Sagit na makapag-push. And actually, this will favor definitely ang execration. Mapapa-force. Tower nila. Nagbabak yung ano. Nagpo-force ng recall talaga. Ang signal ultra dito, they might be too late. Might be too late. Pero pati yung exe. Oh! Iba DJ! Grabe! May agima talaga ito. Hindi tinaman ni Chakno, nito ni Spensality para tulungan si Valier. Hades. Ay to poke. It's my top lane. Nasasaktan si Eto Max. Pero nasasaktan si Hades. Nandito si Chakno sa likuran. Pero siya yata yung masasandwich. Ano yung nag-stretching? Kaya pa daw. Tumalon. Kaya pa lumaban. Again, signal ultra. Good recovery from a very bad positioning. Oo. Sa tingin ko. Medyo masama yung positioning na doon. Nun. Pero again, recovery is good. As long as you keep control of your turrets, you'll be fine. Ito na naman tayo. Around okay. The okay, Imba DJ. Nahuli sa likuran. Nag-flicker. Nahuli sa gitno. May punishment ba? Ang gandang transform lang yung Imba DJ. At baka mapunish ka yan. Lahat ni Yusong dito. There is the summon force. 1-1 ultimate para kay Sagito. Mapapatay nila dito yung Yusong. Isusunod na rin yata. Sa Winter Transfer dito yung Harith. Pero hindi siya makakaligtas. Pero nakuha pa siya ng kill kay 1-1. Lumalaban na lang si Hate. Medyo nanandalo siya. Pero dahil apat o tatlo na lang yung natirang kalaban niya doon, siya pa rin yung mabibigyan. Wala pa si Hades doon. So this means, Signal Ultra, meron yata silang free lord. Unless Benny Cutie will do something else. In 1v4 yun? Pag tumagal ng ganun si ano? Si Don. Iba din. Kasi napuwersa kasi yung ibang EXE members na umuwi. Kasi si Hades naman, nag-split push doon sa bottom lane turret. Tingnan yung minimap po. Busy sila si Lina tsaka sila Chaknu. Sila ito, Max. Etong si Hate naman, sabi niya, you know what, sige, buy time na lang din ako dito. Para hindi naman sila makaresponde. And somehow nagawa niya yon. 1-for-1 sa top lane. Impressive pa rin yung nagawa niya. Impressive. Indeed. Signal Ultra, alam nila na wala, pero si Benny Cutie na ako ng kill. Ben Sanity low, mapapatay ba? Lord, makukuha na ka dito ni Hades. At susundan nila si Benny Cutie. That's gonna be a double kill para kay Hades. Ben Sanity still alive. Finally will fall. Pero si Sagitno, hindi na pwedeng umabante. Dahil yung Signal Ultra, safe na sila ngayon. At nakapag-push pa, split push pa ang Signal Ultra. Nandun na rin yung Lord. Napakainit. Nakuha nila yung bottom lane inhibitor turret. Meaning, dun na huwag baalalakad. Itong Lord natin, although for sure madedefend to ng execution. Kasi parang hindi yun ang magiging focus ng Signal ngayon. Ang focus lang nila, makuha na naman ng lamang sa ekonomiya. At syempre, yung map control na nabibigay pag nakuha mo yung Lord. Nakakatakot to para sa execution. Pero sa push na gagawin ng Signal Ultra, mabubuhay din naman si Benny Cutie. Malapit-lapit na. Nakikita niyo yung mga items ng ating mga players. Ganun Signal item Ultra. Natin. Oo nga, hindi na nakakitang-kita na. Nakakita na lahat. Hindi na yung maliit na icon sa baba. Diyan ito kalapit sa MPL. Speaking of MPL, ito na naman tayo. Itong bottom lane na yan. Madami ng magic na nangyari dyan. Mid lane ang laban para Signal. Chaknu, dito mama yung stun niya. Ipapunish mo siya yung Signal Ultra dito. Slowly going there. Raging Sandstorm. The mark. Summon first. Ginamit rin dito. Chaknu will fall. 1-1. Ultimate na rin yung activate niya doon. Nandun si Chujin sa likuran. Si Sagito na rin sa kaliwa. Pero si Chujin mapapatay ba? Then, apag-flicker palayo. Bensanity trying to survive this. Tinitis na lang nandito si Hades. Mag-punish. May Tempest of Blades na ginamit. Kaso hindi tumama. Na shutdown na nga siya doon. Si Benny Cutie. Nag-ahabol na. Yung nakakabayo. Si Iba DJ. Nag-Winter Truncheon. Mapapatay pa rin. Double kill para kay Benny Cutie. And now si Bensanity tinatakbohan si Eto Max na finlikera na ang kunat lang talaga ng Hilda yung Cyclone. Ay, hindi na tinapakan. At yun, mamapunish pa yata. Hala! Pero may Winter Truncheon na ginamit. Buying time si Bensanity. Buying time lang. Pero sa gitna, nandito si Rhea, si Chujin. Si Benny Cutie at si Hate. Zaman Force. Wala nang minions. Benny Cutie with a flicker. Going for the dive! Nakuha na kill to kay 1-1. At nandito na si Bensanity. Pero makatapos si Benny Cutie. At nakuha pa yung kill sa Hilda. May minions sa gitna. And execution for sure will get this inhibitor. The 18-minute win condition ng execution. Binawi mula sa isang napakalaking lamang from the Lord Take. Apat na miyembro ng Signal ang bumagsak dahil dun sa laban na yon. Oh my God.
Wow. The comeback kings ang tawag natin dati sa Signal Ultra. May bago na execration. Grabe yun. Ako, expect ko, parang laking lamang dapat ang Signal dun eh. Pero somehow sabi ng EXE, you know what? Kaya nating i-split to. I-split natin yung mapa. Medyo mawawalan tayo ng Torres taas, pero laban pa rin as long as we can take a kill. And napantay nga nila. Ngayon, sila naman ngayon ang uopensa. We have to take note though, yung Signal na nakadalawang inhibitor na sila. Top at bottom, hate nga lang, Zaman Force para sa Torre, makukuha na niya yung kill. Ngayon, tumalon si Rhea, pero masyado yatang late. Si Hades, naghahanap ng angulo, sa gitno, naka-Dragonite form na lang, at magbaback na lang totally yung execution dito. So, given up na. Yung mid ang lamang para sa EXE, pero yung lamang naman sa Signal Ultra ay yung top. Tama. Kumakalma pa rin naman ang Signal Ultra. Kahit papano, they are defending well. Medyo nawala lang yung Torre sa mid. Medyo hindi mo na talaga kayang pigilan yun. Especially pag nag-ult na si Hate, tapos yun na yung tower lock na, no? Yung exactly, sa bot lane pala. Exactly. Mahirap talaga. Ngayon, si Imba DJ is being the focus. Siya na yung hinahunting ngayon ni Chaknu. Exactly. At channel Eto Max. Pag nawala daw siya, feeling ko mas magaan yung buhay. Mas magaan yung buhay ng EXE. Mm-hmm. Kaya ngayon, it's the waiting game. It's the waiting game indeed. Naghihintay pa tayo para sa Lord, sa next na Lord. I remember, mukhang may nagsabi na tatagal talaga yung mga laban. And I feel I agree. Tingin ko, yun na din yun eh. Kasi parang ramdam ko na eh. Ramdam mo na, magli-late game na talaga. Tumatagal na ang Mobile Legends. At syempre, pumapabor yan sa mga teams na gusto ang mga matatagal na laban. You will see, sa gitno laban kay Hades, top lane, si Hades. Pinatry niyang patayin yung Yuzong na naka-dragon format eh. Hindi ganun kadali yun. Tinalan si Bensanity ni Chakno. May immortality din siya. Yan naman din matapang. Si Hades nga lang, pinupersa ni Eto Max dito. Kaya mag-ingat ni Eto Max, napatrancho na siya, naabangan na nga siya, pero yung first... Oh, Cyclone Eye. Bawat pare sa players. This means na may go signal dito sa may bandang baba. Hey. Nandito na si Hate going for Chuchin. Pero napag-ulti pa si Chuchin dito with our charge on for the Harith. At dahil dyan, mapapatay pa rin siya. Naabangan na nga ni Valir doon. Benny Cutie, hindi tumama yung Stampede. Bensanity, minuzono na dito si Benny Cutie. At kailangan nang umuwi ng mga ibang members ng execution. Benny Cutie versus Bensanity. Sa ating laban, minamarkahan lang. Hinahabol lang dito. Patapos na yung Phantom Speed. Chakto is here. Might be able to punish si Chuji na nag-ahabol ngayon. Ito na, kumikripok na nga. Naku po. Grabe. Delix, kaya yung pana pang zone out lang. Pero nandito na si Hades. Sinisimulan na yung Lord. 30 seconds pa si Hate. Seconds para kay Hate. Si Chakto, si Bensanity, nag-1v1 lead sa gilid. Nandito na si Sagito. Lord? Yung dragon, nandito na nga. Lord is gonna be the target for both teams. Paano na nga to? Phantom Steed, ginamit na. Where is it? Chakto! Mapa! And he gets the kill onto Eto Max ngayon. Mapapunish din pa rin ang execution dahil sirap rin nobos na si Benny Cutie. Benny. Clean up crew. Chujin in trouble from Benny Cutie. Hinahabol na ka pero the jungle ng Signal Ultra pinaglaruan. What? Si Chakto at si Benny Cutie. Shutdown sa Leo Morden. Signal Ultra takes 3 kills. 3-4-1 at lawang pa rin. Feeling ko ang Signal Ultra dahil doon. Although ngayon, medyo makakahinga ng maluwag ang execution with the Lord walking on the mid lane and super minions on the sides. Oh, ngayon, tingnan natin kung may mangyayari bang maganda from that fight. Unang laro pa lang. Bakar, inuubusan na tayo ng bosses. Road to 1-arc. Pang matagalan talaga. 23 minutes of action. Makikita natin sa Gillette instant replay ang nangyari. Si yep. Chuck Mamba pa rin. Nakakuha nun. Big focus on getting that Lord, no? Napakaganda nung kuha ni Chaknu doon. Na-miss out ni Hades yung kanyang retribution and that's absolutely fine. Kasi talagang mahirap pumosisyon doon. Ang gulo eh. Oo. Ang gulo ng laban na yun eh. Sobrang gulo. Game 1! Game 1 lang, guys, ha? Unang laro ng playoffs natin. Best of 5 to. Baka kalimutan nyo. Best of 5 to. Best of 5 laglagan, mga kaibigan. Pero yung mga teams talaga, ayaw magpa. Laglag. Hindi talaga papayag ngayon. So, ang Signal Ultra, black item na to, ha? Yung mga players natin, nasa galawan na lang. Siguro yung mga potions. Gan? Yan. They're gonna be locking it. In and abangan na lang dito. Dito na naman ang spot. The same bushes. Ayan, yeah, box naman. Yeah, Chakno, tumama yung stun niya dito. Pero si Hades, kumukuha lang ng purple buff. Sa likuran na doon si Eto Max. At yep. Safe ang Signal Ultra for now. Si Benny Cutie, sabon na. Cyclone Eye, na-slow na dito si Rhea. Iko-commit ba nila? Chakno, kumakasa na. Tatalon ba? Bensanity na lang yata. Ang
control nila dito, but that is a very tanky target. Ito, Max, sasaktan. Kailangan mag-ingat si Hades yung target. Nandito si Hades. Itatry nilang i-kill dito. Si Hades, minors na. May type of supply, sabi ni Hades. Okay, it's go time. 2v1 to. Alam mo, going for the finish points. Takas, buray ko, one hit lang yun. Sakit. Isang atake lang yun. Oo. Grabe, and Chrono Dash Synchro Fusion combo. Hindi pa nga nagamit. Laban pa rin here on the bot side. Eto, Max, nagiging target chain. Laging natatamaan ng skills. Sakit. Ang sakit sa kanya. Kasi ngayon, dahil doon, hindi makapag-engage yung execution. They're trying to take it slow. They're trying to minimize yung damage. They're trying to not lose anyone. Kasi feeling ko pag kulangan ka ng isa dito, yun na yun eh. Yari na yun. Dire-diretso na eh. Nag-iingat talaga sila ngayon. Ng todo. O, kinakabahan din ngayon ang signal. A, paano ba position natin dito? Do we go for a single target? Abangan ba natin silang lumabas? Or lumabas pa tayo? Punta lang tayo sa jungle. Ano lang niya? They're taking it. Nakita mo effect ng Hunter's Knife. Imagine this kung before Project Next, si Chujin, kaya mabilis niya matitake yan. Pero ngayon, 10 seconds lang yata. Sobrang, eh, tagal eh. Tagal. And of course, Hades has got the Hunter, the jungle item. Ang bilis full items. Oh. Or did they already sell it? And, actually, I'm not sure. You have to double check that. Yeah. I think I did. I think he did. Mm-hmm. Kasi sobrang luck na ng items ng mga to. Oh. For sure. Machete, maganda yan! Ako po! Wala mag-ingat kay Chaknu. Nag-iinit na naman. Mahingat Chaknu. Talaga eh. Bensanity, nag-aabang. Again, trying to be, ano, nag-wards na lang siya dito eh. Nagmamala-wards na lang siya dito eh. Hunting again in the mid lane. Sujin, oh, ang bilis ng matake. Napakabilis din tumalon. No, that is gonna hurt, but this is Sagito! Nakapunta lang ngayon para dito, lagot yata si Chuchi! At yun na nga, pero napag-ulti pa rin siya dito, going for that, pero Winter Truncheon, inactivate ni Sagito. Sagito is safe, sumatala sa gitna, nandun si Hades, Tempest of Blades, ginamit na patay nila dito, yung 1-1, very good in the backline, sakit na si Valir. You have to take note, 2-for-1 yung trade-off natin. Si Hades, nagkakat na lang dito, nagpapahabol na lang, pero nasasaktan na siya kay Shaktu. Shaknu. Napatakbo. Napatakbo. Napatakbo si Hades. Eto, Max versus kay Rhea. At tumatakbo yung Khalid sa Selena. Kita mo na kayong damage yung Panna pa. Raging Sandstorm. Ginamit na may immortality yan. Ginamit na yung Quick Sand Guard. But in comes Benecuti. Cancel. Eto na yung damage. At kayang-kaya na yan. Panigurado, may immortality. Mahawala na. And obviously, they can get the second kill after this. The shutdown. Uh-huh. Para sa execution. Low HP na yung target eh. That means auto-lock na yung critical ni Leo Hordon. So kahit na immortality ka, wala na talaga. You're gonna go down. And beautifully done there from execution. Now, lamang naman sila sa mapa. But sa gitna, only the one going down. And pabalik na din siya. So ngayon, sila naman ang may chance na mag-set ng Lord play dito at 27 minutes and 45 seconds. Exactly. My God. Pa 100k na yung gold natin. Third, first match of the playoffs, ganito agad. Ito naman yung expect natin sa pares na teams. Yep. Again, expected naman natin lahat eh, no? Parang pang game 5 yung mga games natin today. Ay, pag... Wow, my goodness. Again, all of that, nagsimula yun nung nahuli si Chujin kanina. Yeah. Napakalaking bagay na huwag mahuli si Chujin ng Panna. And this is where you can say na yung mga Selena. Sa late game, may maganda. Si Chujin na naman nahuli. Pero may punishment. Eto, Max. Mapapatay. Hades, wala na siya tepe sa plates. Napatay na nga dito sa gitna. Pero meron siyang Winter Truncheon na ginamit. Pwede siya maabangan. At yun na nga yung mangyayari. Hades is there. Wala na ultimate si Hades. Pero try pa rin yung tumakbo mula kay Chaknu. Chaknu, hindi tumama yung bouncing ball. Uh-oh. Kaya naman nakakuha ng dalawang importanteng kill doon. Ang Signal Ultra that's on Eto, Max, as well as Hate. Actually, na-cancel din yung Tyrant's Rage ni Chaknu na tulak. Iba DJ. So, feeling ko gusto pa ilaban ni ano yun ni Benecuti. Oh, so, parang sabi ko, chill na lang muna siguro. Chill na lang muna. That is such a crucial kill. 35 minutes na walang hanit, walang retribution. Ang Signal Ultra ba ay maglo-lord? Sabi nila, hindi. Pwede naman itry natin i-super creeps na lang si Imba DJ nga lang may hero doon. Kaso may punishment, nag-flicker na yan. Matapos na rin yata yung Phantom Steed. Nag-ahabol sila. Or sino pa talaga yung nag-ahabol? Hindi natin alam. Nag-zip in, zip out na lang ang mga members natin dito. Hilahan na lang eh, no? Tamang hilahan. Tag of war nangyayari. And Signal Ultra, after a kill on Harith, wala silang na-achieve. In fact, sila pa yung namatayan. Tama. And that's so weird kasi sila yung nagpo-position eh. Sila yung pumuposisyon for the attack. Kasi alam nila na yung execution, mag-setup sa Lord to. Expected na, narinig nila ako, the joke lang. Alam na nila yun, expected na. So that's why Signal, sabi nila, kami yung pupuesto dito. Pero sa ganda ng lamang ng execution ngayon, sa puntong ito, napakalahating oras na tayo sa laban, sila pa yung nadali. And here we go with another one.
Another one. Chakno nasa likuran. No, eh, wala siyang tatamaan doon. Nakita natin sa top lane, sa Gitnong versus Hades na naman. Hirap na hirap yung parang camera man natin dito. Yung Signal Ultra dito. Wala silang retribution sa Lord Area. Nito si Benzanti. Rhea is here as well. Si Tsujin. Lalapon na yata. Uy! Inultihan na aga dito. Si Hades. And there it is. Wanna go for Hades. Start kayo pa rin ako. Yes, they can. Hades is there. Very cute. Phantom Sting. Ginamit na dito si Tsujin. Medyo Delix pa rin. Nandito rin si Hades. Sagit down. Napatay na nila yung 1-1. Si Sagito lumalaban. Pero si Benny Cutie is there. Chakto. Walang tatamaan. Naku po, Lord na yung Lord sobrang low na ngayon. I-reset pa. Nasaktan si Rhea mula sa hampas nung Lord. Nandito si Hades. Ben Sanity is safe. Nandito na yung Lord. Sino nakakuha? Sino nakakuha? Naku po, Signal Ultra yata. Walang lumabas, no? Hindi! EXE! Ayun na, EXE na naman! Si Chakto na naman! No way! Si Chakto na naman ba nakakuha nun? Wali mo makonfirm? Oh, ito yung Signal Ultra. Ito yung Signal Ultra. Napaka-imposible naman yata, no? Oh my God. Okay, that's gonna be a problem. Three people down for si EXE Creation. Dalawa na lang ang dedepensa para sa blue side versus four people. Medyo mahirap itong i-defend, pero may AOE naman sila. May AOE naman yung Leomord. Eh, kaso ito na yon. Sinong unang makakahuli? Ibe-break na naman ba? Sisiray na ba yung record ng EXE Creation? 18 minutes. 4 out of the 5 games, 18 minutes and up, panalo ang EXE Creation. 4 out of 5 times. Ito na ba yung pangalawa na pagkatalo si Benzanity? Naupo, nandito rin si Hate, ha? Benzanity is low, pero may immortality. Rhea mapaparish right, napag-weak sand guard pa. Nandito rin si Hades. Kumukurot na ang EXE Signal Ultra. Napatay nga lang si Hades dito. This is bad. Pero si Hate, sobrang low. Kaya ba mag-survive? Makakatakbo si Benny Cutie as well as Shade. Lord is there. Konti na lang yung base and that Signal Ultra taking game 1. Game 1 victory para sa... Alright.